Hello mga ka-3R! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, nais ko munang tayo magbalik-aral. Ano-ano ang mga kaugalian at tradisyon ang nagpapatingkad at nagpapabukod-tangi sa mga Pilipino? May mga katangian, kaugalian, o tradisyon ka ba na gusto mong mapanatili sa mga Pilipino? Magbigay ng halimbawa, paano mo maipapakita at maipagmamalaki ang iyong pagiging Pilipino? Ngayon naman ay dumako tayo sa subukin natin. Kilala tayong mga Pilipino sa ating magagandang kaugalian at tradisyon. Nagpapakita ng pagiging mabuting mamamayan ang karamihan sa mga kaugaliang ito. Pumili ng tatlo pinakamahalaga para sa iyo. Ipaliwanag kung bakit ito ang napili mo. Magaling! Ngayon naman ay dumako tayo sa ating bagong aralin. Basahin ang kwento, sagutin ang mga tanong pagkatapos nito. Ang alamat ng makopa. Sa isang maliit na komunidad ay may munting batingaw na ipinagmamalaki ang mga mamamayan sa pulang lupa. Ang nasabing batingaw na nagniningning sa tama ng sikat ng araw ay pinaniniwala ang handog ng batahala sa kanilang lugar. Sa mga buwan ng pagtatanim ng mga tabako, may tokang pamilyang nagpapatugtog ng batingaw mula umaga hanggang hapon. Ang tunog ng batingaw ay parang musika sa pandinig ng lahat. Naniniwala ang mga mamamayan na handog ng batingaw ang mayamang ani sa tabakuhan. Kaya sila palaging nagtutulungang magkakalugar dahil sa mga biyayang kaloob sa kanila ni Bathala bilang ganti sa kabutihan niya sa kanila. Ang inggit na kaakbay ng kasakiman ay naipon sa mga puso ng mga tao sa karatig komunidad. Nainggit sila sa bigkis-bigkis na tabakong inaani sa pulang lupa. Ang mayabong na tabako ay may malalabay at sariwang dahon, samantalang ang ani nila sa mataas na lupa ay sinalanta ng peste. Nakarating sa kaalaman ng mga masasamang tao ang mapaghimalang batingaw. Sa sobrang inggit ay nagplano sila sa lakayin ang pulang lupa. Lingid sa mga tao ang masamang plano ng mga masasamang loob. Ipinag-utos ng mga nakatatanda sa isang grupo ng kabataang lalaki ang pagpapatago sa batingaw. Sa pag-aalala na baka makita kung itatago lang sa kani-kanilang bahay, na pagkasundo ang ibaon sa kagubatan ang batingaw. Sapagkat napakadilim ng gabi, hindi na tinandaan ng nagsipaghukay kung saang lugar sa kagubatan itinago ang batingaw. Tulad ng dapat asahan, galit na sumalakay ang mga masasamang loob. Sa pilitan nilang kinuha ang mga aning tabako at parang mga mandarambong na pinagnakawan ang mga tao.
ang sino mang tumindig at umalma ay pinaparusahan. Sa kanilang pagtutulungan, nanalo ang kabutihan laban sa kasamaan. Sa kanilang paniniwala ay tinulungan pa rin sila ng bathala dahil sila'y nagtutulungan upang magapi ang kasamaan. Ngunit malungkot pa rin sila sapagkat hindi man lang nila nasilayan ang batingaw at walang nakaaalam kung saan ito naitago. Lumipas ang maraming taon, naging isang alaala na lamang sa mga tao ang mapaghimalang batingaw. Walang sino mang makapagtuturo kung saan ito ibinaon sa kagubatan. Isang araw ay nagulat na lamang ang taong bayan nang makita ang isang puno na tumubo at mabilis na lumaki sa lugar kung saan pinaniniwalaang nakabaon ang batingaw. Nagbunga ito ng marami na hugis kampana. Makikislap na pula ang labas at maputing parang bulak ang laman. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, tungkol saan ang kwento? Pangalawa, sino ang nagbigay sa mga tao ng gintong batingaw? Pangatlo, paano ipinakita ng mga tagapulang lupa ang kanilang pasasalamat kay Bathala? Pang-apat, bakit ipinagmamalaki ng mga tao ang gintong batingaw? Panlima, sa paniniwala ng mga tao, bakit kayo na lamang ang kanilang paghanga sa gintong batingaw? Pang-anim, bakit pinatago ng mga matatanda ang gintong batingaw? Pang-pito, paano nagapi ang mga masasamang loob? Tandaan natin, ugaliin ang pagsasaalang-alang sa mga kapakanan ng kapwa at sa kinabibilangang pamayanan. Ngayon naman ay sagutan ang tayahin natin. Panuto, gaano kadalas mo ginagawa ang mga gawaing nakasulat sa ibaba? Isulat kung palagi, paminsan-minsan o hindi kailanman sa bawat puwang. Panuto, lagyan ng masayang mukha kung ang isinasaad ng pangungusap ay wasto at malungkot na mukha kung hindi wasto ang mga sitwasyon sa ibaba.